dikit nila tatanggihan dito, gagamutin ka nila. Sa Pilipinas, no experience namin dati, hindi ko napapangalanan nung ospital. Maabot na nga sa point na nagmakaawa na kami dati noon eh. Para lang maano, magawa yung operasyon na yun. Hindi nila gagawin daw. Hindi nila gagawin unless mabayaran yung 70% no balance sa ospital. Which is, kunyari, 100,000 yung bill, running bill. 70,000 kailangan meron ka. E paano kung wala? I mean, 70,000 pesos is no joke in the Philippines. In the Philippines. So, yun yung grabe lang. Hey guys, what's up? It's me again, Vince. Welcome back to my channel. So, if this is your first time seeing me into this video, again, my name is Vince, content creator of Pinoy in America and Buhay America. Gusto nyo ba yun? Naka-iced coffee, tas may punong-puno ng yelo. So, today we'll be talking about healthcare here in the US compared to the healthcare in the Philippines. So, please watch the whole video, don't skip, and sorry, ang lamig, grabe. And sana huwag nyo ko i-bash kasi sasabihin ko lang naman kung ano yung alam ko. And if you have any opinions, just comment down below. I will appreciate it. Kasi gusto ko rin magkaroon ng mga iba pang kaalaman. Meron ba kayong mga relatives na nandito sa US tapos sinasabi nila mas maganda yung healthcare dito kumpara sa Pilipinas? Bakit? Hindi ko naman sinasabing pangit yung sa Pilipinas, pero makukumpara mo kasi. For example, buti na lang, kunyari kapag ikaw ay nagtatrabaho ka sa nga, mga private companies or even sa government, meron silang tinatawag na HMO. Yun, maganda yun. Tapos iba pa nga libre kapag employee ka, tapos subsidized or a portion of it babayaran yung family members mo. So, ayun, dito, may ganun din, HMO. Pero syempre since dollars yung ipamabayad mo, mas mahal syempre. Pero maski mahal siya, wait nga, grabe, naninigas na yung kamay ko. Maski mahal siya, makikita mo naman yung serbisyo. Unang-una, ito talaga yung pinaka-concern ko. Kapag kunyari nandun ka sa ano, sa hospital or sa clinic ng check-up. Grabe, sorry, ang gulo ng camera kasi naninigas na yung kamay ko. Wait lang, bibilis ako na to ha. Kapag nandun ka sa pag-check-upan, dito hindi ka pag-aantayin ng doktor. Di ba sa Pilipinas, sorry ha, I mean, huwag niyo ko i-bash, pero yun lang yung observation ko. Sa Pilipinas, pag-aantayin ka ng doktor, pag sinabing 10 to 12 yung schedule ng doktor, alas 12 yung end, di ba? Yung iba, alas 12, si dadating yung doktor. In short, pag-aantayin ka. Dito, ay tapos ito pa, di ba pag umunta ka sa, ano, pag hindi appointment, pipila. Pipila ka, palista ka. Tas, so, in short, unahan. Dito, sobrang systematic, organized. Sobrang ahead of time mag-appointment ka sa doktor. Ganun. Pag na-miss mo yung schedule mo, hindi pwede dito yung first come first serve. Hindi ganun dito. Well, ganun din, pero i-appointment mo nga siya. Ay, shit, ba't ka madalas? So, i-appointment mo nga siya. Isa-schedule. So, yun. Kumbaga, walang mag-aantayan kasi impunto. Pag nag-schedule ka, pag na-miss mo, schedule ka ulit, mag-appointment ka ulit ng bago. Hindi yung pag-aantayin mo yung doktor, hindi yung pag-aantayin ka ng doktor. Hindi ganun. We don't do that here. Galit. So yun, yun yung pinaka na-impress ako dito kasi they value time. Sa Pilipinas, grabe, pag-aantayin ka talaga eh. Pero fine, I mean, walang dry, sorry. Man. Ano pa bang maganda pag-usapan sa healthcare? So, ayun. Ang binabawas per paycheck ko, $200 eh. Imagine, di ba? So, $400 a month yung binababayaran ko sa healthcare. Pero, sulit, ano, ayoko sabing sulit. Pero, kasi syempre ayoko namang ma-hospital. Pero nung yun nga, na-operan ako nung nakaraan. Sobrang parang nasulit ko naman siya. I mean, ang laki nung binayaran ng insurance. Ayan, dito ko na itutuloy bilang sobrang lamig talaga dun sa labas. Di ko kaya. So una nating una ko sinabi is yung sa timeliness, 'di ba? Hindi ka pag-aantay ng doktor. 'Yun, 'di ba sa Pilipinas, normally hindi ko naman nilalahat, ha. Again, kunyari yung schedule ng doktor, 10 to 12, 10 a.m. to 12 noon. Ano oras dadating yung doktor? 12, 'di ba? I mean, fine, siguro ilagay na lang natin yung mga sarili natin sa kanila. Baka naman meron silang inattendan na ibang pasyente or emergency, fine, sige, we understand it, you know. Pero yun nga, dito hindi
hindi ka talaga pag-aantay ng doktor. Pag sinabing 10 yung schedule mo, 10 ka. Tapos dito hindi yung papalista ka, pupunta ka, di ba? Tapos pagdating mo sa hospital, sobrang daming tao na nag-aantay dun sa doktor na yun, dito hindi ganun. Sana ma-improve din yung sa Pilipinas. Pangalawa, yung siguro cleanliness. Hindi ko naman sinasabing madumi yung mga nasa Pilipinas, no. Pero parang yung hospital or yung facility, parang hotel eh. Sobrang ganda. I mean, fine. Merong, for example, St. Luke's. Dati, nung nandun ako sa Pilipinas, parang gandang-ganda ako. Wow, ganda naman dito St. Luke's. Pero nung pumunta ako dito, yung katumbas nung kasing ganda ng St. Luke's, parang ano, parang low tier pa yun dito. Parang mababang level pala. I mean, hindi ako nagrarant ha. Hindi rin ako sinasabi ko lang. I mean, nilalagay ko lang yung... Parang kumbaga tinutur ko lang kayo at tinutur. Inaano ko lang kayo kung anong meron talaga dito. Nakakalungkot lang din. Siyempre, gusto ko maging okay lahat sa Pilipinas. Kasi nga, siyempre, that's my tinubuang lupa. So, yun. Ano pa ba? And pangatlo yung serbiso. Ay, hindi pala. Dito, hindi naman magpapatalo yung Pilipinas, siyempre, sa serbiso. Kasi... Dito nga siyempre halos lahat, hindi naman halos lahat, pero ang daming nurses dito na Pilipino. Maski saan nga pumunta, sabi nga, di ba, si Jokoy ba nagsabi nun? Sabi niya, for every Filipino family na nandito sa Amerika, or siguro nga sa ibang bansa, merong paniguradong isang nurse, which is true. So, yun lang nga. Nakakatawa kasi, hindi nakakatawa kasi na-operahan ako, di ba? Pero na-operahan ako nung nakaraan. May mga nurse doon, nakahiga ako. Magtatagalog na gulat ako, tapos pag ganun ko, pag dilat kong ganun after dun sa recovery, sabi. Kamusta ka? Nagulat ako ng Tagalog kasi syempre wala lang. So, it's nice to meet fellow Filipinos dito. So, anyway, yun lang. Again, going back sa serbiso, i-generalize natin. Hindi ko na i-name drop yung pangalan ng ospital sa Pilipinas, pero may experience kasi ako, and for sure kayo din, merong mga ibang... mga facility, clinics, hospital sa Pilipinas na panigurado na hindi nyo nagustuhan yung serbiso. Meron kami na experience dati, parang misdiagnose pa nga eh, diba? Which is, what? Ano pa bang magandang pag-usapan? Siyempre yun, sa price, mas mahal dito kasi nga, siyempre, dolyares kumpara sa pesos. Pero sabi nga nila, you get what you pay for. Yung serbiso talaga at yung tanawin, basta kakaiba, hindi ko alam. Pero yun yung hindi na feeling ko hindi matutumbasan ng iba is yung pagiging hospitable or pagiging caring talaga ng mga Pilipino. Totoo talaga. Or baka kasi syempre tatagalog ko kaya mas makakommunicate ko ng maayos din. Ewan ko. Pero iba. Kaya nga diba sobrang daming nurses na Pilipino. Tapos hindi porke maraming nurses ng Pilipinas, pero... So ano kasi 'di ba sa tayong mga Pilipino meron tayong strong family ties. 'Yun yung panlaban natin palagi kasi tayo maski hindi naman natin kaano-ano, we care about those people. Which is true. 'Yun. Yun yung gustong-gusto ng mga ibang lies sa mga Filipino nurses, by the way. Ito pa. When it comes to, kunyari, gaya niya, nung na-hospital nga ako, may mga gamot, ganyan. Covered din yung mga gamot. So, wala na akong binayaran. Well, meron, pero... So, parang barya na lang yung binayaran ko. Hindi, no joke to. Kunyari, ang gamot is $100. Binayaran ko parang $10 lang. Imagine, magkano lang yun. $100, tas $10 lang yung binayaran ko. Parang, grabe, covered. Well, siguro covered na nga rin kasi siya dun sa plan nung HMO. Since mahal yung binabayaran per paycheck, covered na rin yung gamot. Amazing. Tapos, dito, ito pa. Diba dito, pag nagpa-check up ka kunyari sa doktor, tas niresetahan ka. Kanya-kanyang punta yan sa Mercury Drug or sa Watson's, kung saan man. Dito, hindi. Tatanungin ka ng doktor kung saan branch nung, for example, CVS o Walgreens. O yun yung parang Mercury Drug nga dito. Dito, pagkalabas mo ng hospital, or bago ka umalis dun sa check-up mo, tatanungin ka ng doktor kung saan branch mo sa ipipick up or di-deliver na lang ba sa bahay mga gamot. Sobrang hassle-free. Kasi wala lang, ang galing lang, no? Yun. I mean, ganun pa rin ba? Baka iba na sa Pilipinas ngayon na baka... ganito na rin. Nakakaano lang, parang yung sinasabi kong yung serbiso, amazing.
And again, sorry. Going back doon sa sinabi ko na yung mga doktor pinag-aantay ka sa Pilipinas, I don't mean or didn't mean to generalize. I mean, yung mga na-experience ko lang naman. Pero hindi ko nilalaman. Kasi meron ako syempre mga friends. Meron ako relatives. Ang dami na doktor. Baka kasi ma-offend. I don't mean to offend anyone. Doon lang sa mga na-experience at mga naka-encounter lang namin before. Na pinag-aantay yung mga pasyente. Not only an hour, pero minsan nga, grabe. Pero yun lang, sabi ko lang, I'm just saying, don't bash me again. Dami sinabi. Ah, okay. Diba sa HMO sa Pilipinas, merong tinatawag na yung mga pre-existing condition? Dito, hindi ko alam kung may ganun, pero hindi ko siya nabasa dun sa plan namin eh. Sa insurance. Yun lang yung parang hindi, sasabihin kong parang hindi ganun kaganda yung sa Pilipinas. Kasi, eh what if yun nga yung kailangan nung ano, diba, nung pasyente? What if may pre-exist, yung sakit or yung karamdaman is pasok dun sa pre-existing condition. So parang nadi-defeat yung purpose of having a nice healthcare. Wala lang, sinasabi ko, I'm just saying, it's just my opinion. Dito, kung ano yung kailangan talaga na tulong dun sa karamdaman mo, meron. Tapos dito meron ding, kunyari, wala kang, hindi ko naman sinasabing wala kang pera. Pero, for example na lang, sige, yung mga homeless, syempre wala naman silang, kunyari, wala silang, yung iba walang trabaho, ganyan. Yun yung maganda, hindi sila tatanggihan. Kasi meron ako mga narinig sa Pilipinas na kapag wala kang pambayad, tatanggihan ka talaga. No joke, this is really happening. Ito pa, ayun nga, again, sa pera, ito na siguro yung pinaka-importante sa lahat. Sa Pilipinas, pag wala kang pambayad talaga, outright cash, hindi ooperahan yung kapamilya mo. Which is na-experience namin yun. Yun yung hindi maganda. Dito, ang maganda is may payment plan. Mas wala kang pambayad, kung kunyari kailangan operahan, ooperahan yan. Tapos yung bill, dadating yung, dahil nga sa kaso ko, after 2 months pa bago dumating yung bill. Tapos pwede kang mag-set up ng payment plan, yun nga, ng installment. Which is sobrang gaan. Di ka nila tatanggihan dito, gagamutin ka nila. Sa Pilipinas, no experience namin dati, hindi ko napapangalanan nung ospital. Maabot na nga sa point na nagmakaawa na kami dati noon eh. Para lang magawa yung operasyon na yun. Hindi nila gagawin daw. Hindi nila gagawin unless mabayaran yung 70% nung balance sa ospital. Which is, kunyari, 100,000 yung bill, running bill. 70,000 kailangan meron ka. Eh, paano kung wala? I mean, 70,000 pesos is no joke in the Pilipinas. In the Philippines. So, yun yung grabe lang. Wala lang, hindi ako nagrarant, pero nakakalungkot lang kasi pwede naman palang gawa ng paraan. Pero I guess, syempre, hindi naman ito Pilipinas, hindi naman yan dyan Amerika. You know what I'm saying? So, nakakalungkot lang. Kino-compare ko lang para siguro makita na pwede naman pala i-improve, you know? Yun lang. If meron kayong suggestions, nagiging rant video kasi, sorry ha. Pero, yun lang yung wish ko na yun nga yung healthcare sa Pilipinas maging okay gaya dito. So, if you have any suggestions, comment down below. I will appreciate it. And if may mga katanungan kayo, sa abot ng aking makakaya, I will answer everything. Siguro that's all for now. Please follow me on Instagram. It's at Vince Leonardo. Like my Facebook page. And yeah, subscribe to my YouTube channel. And ayun. See you next time. Thank you so much. Bye-bye now.